Regarding pa rin po ito mga sangka sa Itbulaga, mukhang may bago daw pong mga host. Yan po ang ating tingnan at alamin po natin ngayon. So, mga sangga, eto nga po. Ito na naman, mainit po ang issue na to hanggang ngayon. Mayroon pong nangyayaring ano, banggaan, mga sangkay. Yung kabilang kampo, siguro ito yung kampo po nila TVJ. Sinasabing itutuloy ang Itbulaga. Ang kabila naman, mga sangkay, sinasabing itutuloy din po yung Itbulaga sa GMA. Pero may mga bagong host. Ngayon, mga sangkay, alamin po natin kung sino-sino ang mga to. No? Pero bago po tayo magpatuloy, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe. Ito po yung video mismo na to. Okay? May nakalagay po sa ibaba na subscribe button. Pindutin nyo lamang po yun. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe below, click the bell and click all. Sa ibaba lamang po yan, mga sangkay. Dahil nga po parami po tayo ng parami. 1.7 million na po tayo dito sa YouTube, mga sangkay. At maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Siyempre, huwag kang papayag na hindi ka mapabilang sa mahigit 1 million dito sa Sangkay Janjan TV. Alright, mga sangkay, ito kasi. Ito guys. Ayan po. Sabi po dito, ito daw ang new Dabar Cats. Ayan o. Kuya Kim, si Paolo, at saka si Buboy. Tapos itong Betong, Mavi, Kasi, babandera sa bagong Itbulaga. Kapalit ng TVJ at original Dabar Cats. Hindi ko alam, mga sangkay, ha? Ito kasi ang lumalabas at parang mayroon na po rehearsals na naganap. Okay, ito, mga sangkay, tingnan po natin ang balita. Ito, Kuya Kim. Ito pa rin. Pero ito. Ito pong direktor, si Direk Jun Zarate. Sinabing sa GMA pa rin ang new host. Ang Itbulaga Kapuso. Ano daw? Sa GMA pa rin. New hosts ang Itbulaga Kapuso. Medyo malabo ang pagkakasulat, mga sangkay. So, tingnan po natin ito. Sana ba yun? So, basta yun, mga sangkay. Direk Jun Zarate took on Facebook and answered some questions from netizens. Kasama daw po sa mga tanong ay ang patungkol po sa Itbulaga. He was asked whether it would be shown online or mainstream. To which he answered, mainstream. Okay? Tapos ang sabi po niya, mananatili ang Itbulaga sa GMA 7. Ngayon, mga sangkay, ang problema kasi dito, sinasabi rin po ng TVJ na itutuloy ang Itbulaga pero sa ibang pamamaraan, via online po ata yun, mga sangkay. At alam naman po natin, aminin man natin po o hindi, ang TVJ po talaga ay yun ang kilala sa Pilipinas na mga pangalan pagdating po sa show na ito. Ngayon, ito nga po, basahin po natin. Sumabak na kahapon, June 3. Hindi ito kahapon, mga sangkay. Ano bang date ngayon? Kailan ba to? Basta sa June 3. Saturday ata ito. Sa matinding rehearsal, ang mga bagong hosts ng longest running noontime show sa bansa, Itbulaga, na mapapanood pa rin sa GMA 7. Kung wala nang magiging problema, bukas, ngayon ito, ngayong araw, mga sangkay, June 5, na magla-live ang kontrobersyal na programa kasama ang mga napiling host na papalit kina Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon at iba pang Dabar Cats na nag-resign sa Tape Incorporated. Ito po, mga sangkay, ha? Ito po yung mga highlight na mukha sa bagong Itbulaga. Kaya nga lang, mga sangkay, ito po ang problema. Sabi po dito, ipaglalaban namin yan. Sabi po ito nila Tito Vic. Ni Tito Vic and Joey. Ipaglalaban namin yan. Itbulaga will continue online via Facebook Live as the shows
Facebook account is owned by its head, Writers and not by Tape Incorporated. Ayon po kay Tito Soto. Ayan o. Itutuloy namin ang bulaga in whatever form. In whatever form. Lalo na nakikita po namin yung suporta, yung pagtangkilik ng kababayan natin. Mahirap nga itong gagawin ng Tape Incorporated, mga sangkay. Dahil ang makakabangga po nila itong mga higanting host. At andun din po yung mga batikang host ng Itbulaga. So kung sabihin na natin, let's say guys, may bagong Itbulaga ngayon. Ito yung mga host. Ang tanong dyan, tatangkilikin kaya ng taong bayan? Or let's say, tatangkilikin. Ang tanong, solid nga bang tatangkilikin ng taong bayan? At kamusta naman po yung mga sponsors nito, guys? Kasi mga baguhan 'to eh. Okay? Iba po, tandaan po natin. Marami na pong pinagdaanan itong ito sila Tito Vic and Joey. So, mahirap po talaga banggain 'to. Kahit sabihin pa po natin na mas mayaman po yung Tape Incorporated dahil sila po yung nasa management. Pagdating po sa mayaman din ng mga 'to. Naging senador pa ngayong isa. May impluensya. At bukod dyan, mga sangkay, mas malakas po ang boses ng mga to. Pagdating po sa mga sponsors na pwedeng lumapit sa kanila, mga sangkay. Dahil, sipin nyo to ha, nasa kanila kasi yung Facebook page ng Itbulaga. Nakaila Tito Soto. Kasi halos lahat po ng mga nagtatrabaho doon sa Itbulaga, nag-resign. Okay? Hindi lamang po mga host. May mga cameraman at mga engineer, sound engineer at marami pa pong iba mga sangkay. At malamang sa malamang, dito po sila sa TVJ, sa talagang totoong Itbulaga. Okay? So ganun po mangyayari. Kaya nga po mga sangkay, masyado po mainit po ang bakbakan na ito. Pero basahin po muna natin ang balitang ito, mga sangkay, para malinawan po tayo. At kung hindi na magbabago ang desisyon ng management ng Noontime Show, ilan sa mga magiging host ng Itbulaga ay sina Paulo Contis, Buboy Villar, Archie Alamanya, Betong Sumaya, ang kambal na sina Mavi at Cassie Ligaspi, at ang girlfriend ni Sandro Marcos na si Alexa Miro. Uy, sino to? Girlfriend ni Sandro Marcos, confirm na ba yan? Wala tayong balita sa mga ganyan eh. May balita na rin na makakasama rin sa episode bukas ng Itbulaga si Kim Atienza. Ngayong araw yan, mga sangkay, ha? Kumakalat din ang chika na inaalok din umano si Pokwang ng Tape Incorporated para maging regular host ng programa. Guys, ito ha, mga sangkay, ano to eh? Itong ginagawa nila parang buwis, ano na to eh, buwis buhay. Kumbaga ano na, ano ba ang tamang term dyan, mga sangkay? Wala na kasi yung mga batikang host. So, sige, kung sino-sino na lang kunin natin. Ito, magaling naman siya. Si Pokong, magaling naman. Si Kuya Kim, magaling din naman. Kaya nga lang ang tanong dyan, mga sangkay, kaya ba nilang tapatan yung impluensya at saka yung kalog nang talagang original hosts? Okay? Andiyan sila Wally Bayola. Sila sino ba ba 'to, yung maraming tigdig sa mukha, mga sila Paulo. 'Di ba mahihirapan po talaga, guys? Ang daming adjustment na mangyayari dito, mga sangkay. At baka ang mangyari lamang po dito, itong sinasabi nilang ipaglalaban nilang Itbulaga nitong GMA, itong tape incorporated, baka dumaan lamang po ng ilang buwan, magsara na rin. Okay? Dahil iba po talaga ang foundation na dala po ng TVJ. Bukod dito, may mga sparkle talents din na magpi-perform sa show mula Lunes hanggang Sabado. Sa YouTube channel ni Nanay Christy Fermin, Romel Chica at Wendell Alvarez ay napag-usapan din ang mga papalit sa TVJ at original Itbulaga Dabar Cards. Ang isasalang daw po ay mga artista ng Sparkle ng GMA7,
Iyon daw yung mga kabataang artista. Okay. Tapusin muna natin. Ano ang sabi ng ating mga kababayan? Yun ba ang sinasabi nilang higit pa sa 1,000 at 1,000 na ibibigay nila? Eh hindi na nga namin alam kung sino ang isasalang nila. Sabi po ni Nanay Christy. Yun na nga po guys, magulo. Ang gulo guys. Tingin ko ha, malabo po yan mga sangkay. Malabo po mangyari na talagang ganun-ganun na lamang po i-air nila ang Itbulaga. Eh, sabihin na po natin, sige, nag-start na po umere ulit ang Itbulaga. Yung Itbulaga na sinasabing bit-bit itong Tape Incorporated. Kaya nga lang, ang tanong dito, tatagal kaya mga sangkay? Eh pag umere to, ito ang matindi guys. Kapag ito, lumabas na. Kasi sabi po nila, nagbabakasyon lamang po itong tatlong to eh. At yung mga iba pang mga host. Kapag lumabas na ang totoong Itbulaga, eh malamang sa malamang ang tatangkilikin mga sangkay eh. Ito sila. 'Di ba? So, ngayon, ito yung mabigat na tanong. Pwede kayang maglagay sila ng nameplate? Dagdag pang say ng veteran showbiz columnist na sinigundahan ng ni Romel ng parang school lang unang araw. Ay nako, kasi nga po hindi pa po pamilyar ang ating mga kababayan sa mga artista, sa ibang artista ng Sparkle. Natural lang po na hanapin pa nila ang individualidad ang mga artistang ito. Ang sabi pa ni Nanay Christy. Okay. Well, mga sangkay, yan po yung aabangan natin. Okay, yan po yung aabangan kasi nagiging national issue na. Well, ano kasi ha, mga sangkay, ang Itbulaga kasi marami po talagang natutulungan. Kaya nung pumutok itong balita na nabuwag ng mga sangkay, marami po talaga ang nalungkot. Okay? Kaya nga lang, ito po yung mas inaabangan ng marami ngayon. Sila. Ang paglabas ng totoong Itbulaga. Kasi sabihin na po natin, maglalaban po to mga sangkay. Ewan ko paano nila ilalaban to yung kanta ng Itbulaga, yung theme song nila. 1,000, 1,000 buong bansa. Diba? Sa ano yon? Ang pagkakaalam ko, ang sumulat, si Joey De Leon, at hindi ko alam paano nila nabuo, basta sila po ang may gawa nun. Tapos yung word na Itbulaga, kanila din po galing. So yung copyright dyan mga sangkay, yan po ang ipanglalaban. Kaso na naman po yan, Diyos mio marimar. Pero kayo mga sangkay, tatanungin ko, saan ba kayo papabor para sa inyo? Dito, doon po sa Itbulaga ng tape na sinasabi po nilang ilalabas po nila gamit po yung mga bagong host, o dito po sa original na Itbulaga na inaabangan ng marami na ang Dabarkads pa rin po ang siyang magmamaniobra. I-comment nyo po ang inyong mga opinion sa ibaba. And now, I invite you to please subscribe my YouTube channel. Sangkay Revelation, hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo ng mga sangkay, naku, maganda po yung content na nilalabas natin dito. Ang gawin nyo lamang, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.